Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epanyol Labrador, komentaristang walang inuurugan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga marilita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epanyol Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw, Pilipinas. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. At syempre, sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubaybay, tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat, especially sa ating din po mga kababayan sa abroad na patuloy po na sumusubaybay, tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At sa magang ito, binabati din ho natin maging ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. At syempre, binabati din ho natin maging ating mga kapatid dito sa ating samahang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. At sa magang ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong patuloy ho na kini-question ho ngayon at patuloy ho na kini-question hanggang sa ngayon. Ito hong 125 million na 11 days lang na ubos ni Sara Duterte na sa kasaysayan ho ng mga naging presidente. Ito lang ho yung gumastos ng ganito kagaspang. Na kahit saan ho natin tignan, napaka-imposible ho. Sobrang gaspang at nahahalata na po ng taong bayan lahat ito. Yung kagaspangan ni Sara Duterte. Balita ho, kaya ho ito nagpupimiglas at talaga pumipilit na makapagnakaw ng pera sa gobyerno para lang ho may maibayad sa COMELEC para hindi kumanta ang COMELEC. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ibibigyan ho natin ng reaksyon ito ang sinasabi ni Senatora Risa Hontiveros tungkol ho dito sa 125 million
Ha? Talaga. Grabe. Grabe kagarapal. Kung gaano kakapal ang mukha nito ni Sarah. Kung gaano kapangit, ganun din kakapal ang mukha nito. Sa ayot sa gusto ninyo, mga minamahal ko, mga kababayan, kahit saan po tignan na anggulo. Ha? Kung yung kanyang ama ay naglumabis sa kanyang kapangyarihan dahil sa pagpapatay sa mga inosenteng tao, eto naman, pinapatay ho niya. Ha? Yung taong bayan, habang ang taong bayan ay naghihirap, naghihikaos, eto naman ay patuloy ho na nagnanakaw sa pera ng taong bayan na dapat yan ay nakalaan para ho sa ating mga kababayan. Pero iisang tao lang po ang nakikinabang sa bilyon-bilyon na yan. So umaga pong ito, mga minamahal ko, mga kababayan, pakinggan ho natin itong sinasabi ni Risa Honteveros, ang ating minamahal na senadora. Pakinggan ho natin, mga minamahal kong mga kababayan, kung ano po ang kanyang masasabi dito ho sa nangyayaring ito, ha? Na kung saan ay talagang garapal na ho. At talagang sobrang, hindi lang basta-basta garapal. Talagang sobrang garapal na ho. Ha? Pakinggan ho natin to, mga minamahal kong mga kababayan. Anong uri na naman ang magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. 11 milyong piso kada araw. Pang may patagong credit card sa budget. Hindi nyo pera yan. Confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos na confidential funds. Ang OVP, hindi man lang umabot sa 2 linggo. What can VP Sarah show for it? Nag-mass hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng 11 araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng 11 araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong, saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Anong uri na naman ang magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? So yun. Anong uri ng magic? Ha? Sige nga. Kayong mga tolonges na supporter ni Sara Duterte, na kapwa niya, walang yawa, walang modo. Ha? Sige nga, kayo nga mga supporters ni Sara Duterte, sagutin nyo to. Ha? Sagutin nyo. Anong uri ng magic? At kaninong salamang kayong ginamit? Ha? Kay Genie? Ha? Kaninong salamang kayong ginamit ni Sara Duterte para maubos ng ganun lang kadali yung ganung kalaking halaga? Ha? Sinong kasama niya na na-magic yun? Si Harry Potter? Ha? Grabe. Sobrang garapal ng vice presidente na to. Siya lang yung bukod tangi na nagwalang niya sa pera ng taong bayan. Sige. Huwag kayong gumising sa katotohanan. Sige. Magbulag-bulagan kayo. Sige, magtanga-tangahan kayo sa tunay na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ha? First time. Ha? Tinalo pa ni Sara Duterte si Marcos. Ha? Patuloy natin. Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. Ha? Paglapastangan sa ating mamamayan. Magaspang.
Nagtaka pa kayo? Kaninong anak ba to si Sara Duterte? Ha? Di ba anak to ng isang mamamatay tao? Di ba anak to ng dating presidente nag-ala Hitler? Di ba anak to ng isang presidente na walang puso at maka-China? Di ba? Kaya hindi kataka-taka kung bakit wala silang awa sa mga tunay na Pilipino na nagmamay-ari ng bansang ito. Dahil maka-China itong mga to. Ha? Kaya buong lakas kong sasabihin at buong tapang kong sasabihin dito kay Sara Duterte, gago ka, magnanakaw ka, higit sa lahat, demonyo ka, mandarambong ka, manang-mana ka sa tatay mo. Kung gaano ka walang niya ang tatay mo, siya namang 10 doble sa'yo. Kung gaano ka magnanakaw ang tatay mo, mas 10 doble sa'yo, Sara Duterte, makinig kang hayop ka. Hudas ka sa lahat ng Hudas, isa kang traidor sa bansang ito. Kayo mga supporter ni Sara Duterte, pati kayo mga gago at mga demonyo, kayong lahat na sumuporta. Ha? Isa lang masasabi ko sa inyo, kayo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang vice president na magnanakaw, na nakaupo dyan sa gobyerno. Ha? Kayo ang dahilan. Mga santambak kayong mga Hudas, lahat ng sumuporta kay Duterte. Ha? Mga santambak kayo ng mga demonyo. Di ka takataka. Sino ba naman makikisama sa demonyo? Siyempre kapwa din demonyo. Kapwa din mga gago. Kapwa mga magnanakaw. Kapwa walang pagmamahal sa bansang ito. Dahil kung mahal nyo ang bansang ito, hindi nyo iboboto si Sara Duterte. Ha? Ang garapal. 11,000,000 piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Tingnan nyo. Habang ang taong bayan araw-araw hirap na hirap sa mga bilihin dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa ating bansa. Mayroon namang isang vice president na araw-araw nagnanakaw ng 100 million araw-araw. 11 million. Anong nangyayari? Diba? Naisip niyo ba yun? Naisip niyo yun, mga kababayan? Habang mayroong mga tao sa lansangan na naghihirap, nagugutom, may mga tao sa mga probinsya na halos hindi makabili ng bigas dahil sa patuloy na pagtaas nito, etong niluklok niyo na vice president ay walang ibang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. Sige nga. Naiisip niyo ba yun? O patuloy kayo na nagbubulag-bulaga, nagtatanga-tangahan? O baka naman may kasabwat si Sara Duterte kaya niya ginagawa ito? Kaya malakas ang loob niya? Ha? Vice Presidente pa lang yan. Hindi pa Pangulo yan. Pag naging Pangulo na yan, baka hindi lang 11 million a day ang nakawin niya. Kahit sinong tignan niyo na Vice President, nabubukod tangi ito na araw-araw na gumagastos ng 100 million. Itong hinayupak na to. Nasana mamatay na buong pamilya nitong hayop na to. Ha? Nabubuhay ang mga Duterte sa pagnanakaw, sa pandarambong, sa pananakot katulad ng pamumuhay ng mga Tebes. Ganun sila nabuhay, mga walang yatong hayop na to. At walang karapatan na mabuhay dito sa ating mundo. Walang karapatan na maging public official.
Grabe! Grabe na. Lantaran na. Pero salamat. Dahil kahit papaano hindi ho tayo nag-iisa. Marami pa rin maka-Pilipino na mga public official na ang iniisip ay ang kapakanan at karapatan ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat pa rin po ko sapagkat hindi ho nag-iisa si Epifanio Labrador para isiwalat yung mga katarantaduhan, kahayupan, kadimonyuhan, kawalangyaan ng mga katulad nito. Makakapal lang mukha. Hindi man lang inisip na paano na kaya yung mga kababayan ko pag ninakaw ko to. Araw-araw, milyon-milyon, 11 milyon. Ha? Nasaan na talaga ang puso ninyong mga Duterte? Lalong-lalo ka na, Sara. Nasaan na? Yan ba ay kaya nyo ginagawa dahil para mabawi nyo yung pinuhunan nyo nung nakaraang eleksyon, kaya nanalo kayo? Kaya ganun kagarapal ang ginagawa ninyo? Ha? Kaya ganun kagarapal? Alam nyo mga kababayan, hindi ko na po alam talaga. Pero ganun pa man, salamat to sa mga katulad ni Senator Ontiveros at sa iba pang mga kongrehista na naghahayag ng kabulukan. Sana ho marami pa po na mga kababayan natin at mga public official natin na makabayan na makiisa ho at ibigay ho ang katotohanan kung saan dinadala ni Sara Duterte to. Grabe. Sobra talaga. Sobra-sobra na itong panluloko, pangwawalang niya ni Sara Duterte sa ating bansa. Hindi nyo pera yan. Confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos na confidential funds. Ang biro mo ha, yung Coast Guard, 117 million. Ha? Pinagkasya nila sa ilang taon? Ha? Sa ilang taon pinagkasya ng Coast Guard? Ulitin nga natin. Kasya ang 117 million pesos na confidential funds. Sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos na confidential funds. Biro mo? Ha? Pinagkasya ho ng Coast Guard, ha? Yung 117 million sa loob ng 17 years na sila ho yung nagbubuhis ng buhay. Sila yung nagbabantay at nangangalaga sa ating buong bansa para hindi tayo mapasok ng mga banyaga, ng mga bandido, ng mga pirata at iba pa. Hindi nila yun nilustay. Kahit may rason sila, nalustayin iyon sapagkat kahit pabayaran sila ng tag-iisang milyong kulang pa yon sa pagbubuwis nila ng buhay. Pero itong si Sara Duterte, nakaupo lang sa opisina, ilang daan ang bodyguard, hindi nagbubuwis ng buhay, puro pagpapaganda, puro pagsusosyal lang ang ginagawa, puro pagnanakaw lang ginagawa. Mga kababayan, gumising na ho kayo. Pakiusap,
Masyado na pong lubog ang ating bansa dahil sa mga taong ito. Masyado na tayong lumulubog sa patuloy na pagiging tanga natin. Sa patuloy na paniniwala natin sa mga katulad ng taong ito. 11 million araw-araw sa loob lang ng ilang araw, hindi man lang umabot ng 2 linggo. Hindi sa'yo yan, Sarah. Sa amin yan, taong bayan. Sa aming lahat yan. Wala kang karapatan na kunin ang pera ng taong bayan. Sobrang garapal na. Sobrang garapal na. Sinasabi mo, gagamitin sa intelligent, fund, kasi pinapasok na mga MPA, yung mga eskwelahan, nagre-recruit sila. Sinong ginagago ninyo? Taong bayan? Alam ng taong bayan, kayo yung MPA. Alam ng taong bayan na kayo ang namumuno ngayon sa MPA. Tapos sasabihin nyo, kailangan kasi may nagre-recruit. Ang galing nyo naman. Ang husay nyo. Ang talino nyo. Sa pandurugas, pagnanakaw at pangluloko sa taong bayan. Grabe! Wala na kayong kasing, walang kasing itim ang puso ninyo. Yung katalinuhan ninyo, yung kapangyarihan ninyo, ginamit ninyo sa maling paraan. Galing mo, Sarah. Tama lang na nag-aaral ka ng pagka-abogado. Nagamit mo. Kaya niyong paikutin yung taong bayan sa mga sinasabi niyo, sa mga pinapakita niyo. Ganun naloko ni Duterte yung taong bayan. Maganda yung sinasabi. Maganda yung nilalantad nila. Pero sa ilalim, punong-puno ng kabulukan. Punong-puno ng kawalangyaan at kasamaan. Alam niyo, mga kababayan, nakakalungkot. Natatabunan na ho tayo ng mga maka-China. Tayo mga Pilipino na may tunay na pag-ibig sa bansang ito, gumising na kayo, pakiusap. Doon sa mga Pilipino na may tunay na pagmamalasakit sa ating bansa, gumising na kayo. Tama na ang pagbulag-bulagan ninyo, tama na ang pagbibingi-bingihan ninyo, tama na. Ito na yung panahon na dapat lumaban tayo. Nang hindi natin pagsisihan ang lahat. Dahil pag lagi tayong ganito, biro nyo, hindi masagot-sagot ni Sarah yan. Kasi alam niya, na hindi niya dinala sa tama yung perang niya, dinala niya sa kabulastogan o sa sarili niyang bulsa. Hindi lang isang tao ang umaalma doon sa kinuha niyang pera, ang dami, pero hindi niya masagot ng diretsuhan. Ha? Hindi niya masagot ng diretsuhan. Kasi alam niya sa kanyang sarili na mali. Sige mga kababayan, ganoon naman tayo mga Pilipino, di ba? Kailan lang tayo gigising sa katotohanan kapag huli na. Tsaka lang tayo matututo sa katotohanan kapag huli na. Tsaka lang natin malalaman na mali pala yung ating sinusuportahan kapag huli na. Dahil ba sa isang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi? Tandaan ninyo, nagsisimula na
ang kampon ng kadiliman para pahirapan ang bansang ito. Ginagamit ng diablo, ng demonyo, si Sara Duterte. Maging itong mga kalyado nila para pagnakawan ang bansang ito. Para pahirapan tayo ang gusto ng mga ito. Ha? Ang umasenso yung mga kapwa nila MPA. Ang gusto nila umangat ang lahat ng membro ng MPA. Wala silang pakialam sa atin. Basta ang gusto nila, dala sa kanila ngayon ang kapangyarihan. Gusto nila sila lang ang umasenso, sila lang ang umangat sa buhay, sila lang ang mamayagpag, sila lang ang may kapangyarihan, sila lang lahat. Mga kababayan, kung nakakapagsalita lamang ho ang bansang ito, marahil makikita nyo na habang nagsasalita siya ay lumuluha sapagkat mali ang nailagay na pangalawang pangulo. Wala na, palubog na ho tayo. Kung papanoorin nyo, may isang kongrehista. Tinanong po yung COA. Halos magkautal-utal. Halos hindi po alam ang gagawin. Halos sa kanyang sinasabi, hindi na siya makapagsalita sapagkat punong-puno sila ng mga kasinungalingan. Punong-puno sila ng mga katiwalian. Alam mo yung taong nagsasalita ng katotohanan, diretso yan. Nakakatingin ng diretso yan, nakakapagsalita ng diretso yan. Ha? Biro mo. Nung tinanong ng isang kongrehista, itong COA, o itong babaeng ito na nakikipaglaban labang kay Duterte, para kay Duterte. Halata ng taong bayan na may tinatago siya, nanginginig siya sa takot, nangungutal yung kanyang pananalita. Pag ano, tumitingin siya sa likod, naghahanap siya ng kakampi na para makapagbuo sila ng isang kasinungalingan na masasabi nila. Pakinggan natin mga kababayan. Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Biro mo? Wala na, laglag na si Duterte. Dito pa lang ho, mapapatunayan na natin. Diba? Dininay pa nila at nilagay nila doon. 19. Para nga naman, hindi masyadong garapal.
Pero mga kababayan, mismong itong babae na ito ang nagsasabi na nagulat siya. Siya mismo nagulat sapagkat walang ibang vice president na gumawa nun. Siya mismo nagulat at inamin niya. Diba? Sige nga, kayong mga makasara, ano na namang alibay ninyo? Ano naman sasabihin nyo? Sasabihin nyo naninira? Mga santamba kayong mga inutil at tanga. Siguro, dahil hindi nyo mahal ang bansang ito, kaya hindi nyo alam at hindi nyo nararamdaman na nararamdaman namin bilang isang tunay na Pilipino na may pagmamahal sa bansang ito. Ha? Kayong mga makasara, alam ko, malamang MPA din kayo. Mga komunista na dapat wala sa bansang ito. Magpatuloy ho natin. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Ano? Biro mo? 11 days? Ginastos? Yes, Madam Speaker. Grabe. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay 11 days, ginastos yung pera. Grabe. Grabing pagmawalang hiya ito sa ating bansa. Mga kababayan, gumising na ho kayo. Lantaran na ho yung pagnanakaw ni Sara Duterte. Lantaran na ho yung kanyang pagwawalang hiya sa ating bayan. Kaya lahat ng Pilipino na nanawagan ho tayo na may tunay na pagmamahal sa ating inambayan, magkaisa ho tayo na huwag na patuntungin. Huwag na patuntungin itong si Sara kung kinakailangan magkudita tayo. Kung kinakailangan magkaisa tayo para pababain itong si Sara Duterte, magkaisa ho tayo, paalisin at patalsikin ito. Sobra-sobra na ho yung kanyang pagnanakaw. Hinihingi yung resibo. Walang maipakita si Sara Duterte. Wala siyang maidetalye. Grabe. Magmula sa senator, magmula sa mga congressman, lahat po sila nagulat at nagtaka. Ngayon, nananawagan tayo sa mga congressman, mga senator, kung talagang kayo po, ito yung dito nyo mapapatunayan na kayo ay hindi mga aso o tuta ng mga Duterte. Ngayon nyo, ha? Sabihin na kayo ay mga, ngayon nyo patunayan na kayo ay mga Pilipino na may pagmamahal sa bansa ito at mayroong pagmamalasakit sa pera ng taong bayan. Bakit hindi nyo pilitin na sagutin ni Sara Duterte at bakit lumilihis siya? Bakit kung ano-ano ang ginagawa niya? Kung saan niya dinala everyday yung 11 million na yan? Wala. Maging mga teacher na ginagamit niya, sasabihin niya, gagamitin sa mga teacher, sa mga, pero wala siyang nagagawa. Wala. Grabe. Pero ganun pa man, mag-ingat po kayo. Kayong mga kongresista, mga congressman, mga senator na naglalahad ng katotohanan sa ginagawang panluloko at pagwawalang hiya ng mga Duterte. Baka gawin din sa inyo ang ginawa nila kay Dilima, maging kay Trajanes na inipit nila. Gamit yung kanilang kapangyarihan para hindi na po makapagpatuloy na makapagtanong at makapagpasiwalat pa sa lahat ng kalokohan ng mga Duterte.
mag-ingat po kayo sapagkat ang utak po ng mga yan, mga utak komunista ho yan, mga hayop yan, mga demonyo ho yan, mga walang yaya, mga walang modo yung mga yan. Higit sa lahat, mga walang Diyos sa buhay yung mga yan. Grabe. Nung nakaraang taon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon yun ang nanakaw ng nakaraang administrasyon. Dahil nilagay nila si Sara ito. Grabe. Sana ipakita ni Bongbong Marcos na iba siya sa mga Duterte. Sana ipakita ni Bongbong Marcos na iba ang kanyang puso't damdamin para sa bayan ng ito. Sana tulungan ni Bongbong Marcos yung ating mga senator, yung ating mga congressman na masagot ni Sara. Grabe. Ang dali niyang gastusin pero ang hirap niya ibigay yung detalye pati yung mga resibo kung saan nang galing. Anong ginastusan? Saan patungo yung pero hindi niya masagot. Nililihis niya ang taong bayan. Pero salamat sapagkat marami pong mga kongrehista, marami pong mga senator pa rin na may magmamalasakit sa pera ng ating bayan. Salamat po sa inyo. Dahil hindi niyo hinahayaan na nakawin lamang ng isang tao na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para lamang makapagnakaw araw-araw ng 11 million. Araw-araw yun. Samantalang yung mga kababayan natin nagtitiis sa hirap. Nagtitiis sa araw-araw na gutom. Nagtitiis sa sitwasyon. Nagtitiis sa lahat-lahat. Mga kababayan, nananawagan ho ako sa mga kapwa ko Pilipino. Doon lang ho sa may mga tunay na pag-ibig sa ating bansa. Ipaglaban ho natin yung ating karapatan. Bilang Pilipino, bilang mamamayan, bilang tao na may karapatan sa pera na nasa gobyerno. Mga kababayan, nananawagan din ako sa lahat ng mga vloggers, magkaisa ho tayo. Huwag ho tayo pumayag. Lalong-lalo na to sa mga vloggers na malalaki na yung ano. Ang lalaki ho ng binubuwis natin. Ha? Kala nyo po ba yung mga vloggers hindi nagbabayad ng buwis yan? Ha? Mas malalaki pa nga ho binabayad ng mga vlogger na buwis eh. Kaysa sa mga nagtatayo ng tindahan dyan eh. Dahil monthly ho, nababawasan ho yung mga kita naming lahat. Tapos, kukunin lang itong walang yung president, vice president na to. Ha? Sa sobrang kagapala, sa sobrang garapal sa pera. Grabe. Hindi po maabot ng 3 taon yan. Gumagawa na siya ng mga kababalaghan, mga magic. Sa susunod na taon, ilan na naman kaya na nakawin nito? Grabe. Hindi sila makapagsalita ng diretso. Halos manginig-nginig. Sa totoo lang, nanginginig yung babae na sumagot. Ha? Nanginginig na sumagot. Pakinggan uli natin. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang. Na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at
tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Biro mo? Mismong si Kiambo na po ang nagsabi. At pinagtapat niya at maging siya ay nanginginig habang sinasabi niya huto. Mismong siya hindi makapagsalita at talagang nagulat. Halos nasak siya. Pero gusto niyang aminin, alang-alang sa karapatan ng taong bayan. Alang-alang sa taong bayan na pinaglilingkuran. Siya na po mismo. Nung simula ho, pinaglalaban pa niya si Sarah. Pero nung tumagal inami, siguro nakonsyensya na ho to. Nakonsyensya na siya at alam niya mali. Kasalanan sa harap ng Diyos at kasalanan sa mga taong bayan ang ginawa ni Sarah. Patuloy ho natin pakinggan, mga minamahal ko, mga kababayan. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Kailan po na sumite ang liquidation ng OVP sa gastusing pinag-uusapan? Ang liquidation report, Madam Speaker, ay submitted noong January 17, 2023, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, tapos na ba yung pag-audit ng lahat ng gastusin na ito, Madam Speaker? Madam Speaker, the audit is ongoing. And ngayong umaga po ay nalaman ko po this morning na ang COA po ay nakapagbigay na po ng kanilang preliminary observations sa Office of the Vice President. Sa makatuwid po ay sila po ay nakapag-issue ng kanilang audit observation memorandum na po, Madam Speaker. So, Madam Speaker, walang credit notice? Wala po. Nilabas. Wala po, Madam Speaker. Kailan matatapos ang pag-audit ng gastusing ito, Madam Speaker? Madam Speaker, bagamat siyam lang ang tao sa ikfaw, alam ng COA na napaka-importante ng usaping ito, and they have committed to complete the audit by November 15 of this year, Madam Speaker. Madam Speaker. So yun, mga minamahal kong mga kababayan. Grabe. Ang tagal nilang mailabas. Pero ang dali nilang nagastos. Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, tulad doon ang sinasabi ko. Talagang kahit sino po ang tanungin ng mga politiko, kahit sino, kahit saan. Sobrang nakakagulat itong ginawa ni Sarah. Naglabas siya, gumastos siya everyday ng 11 million nang walang nakikita na kahit anuman. Walang naipagawa, na establishmento, walang... Tsaka yung sinasabi nila na gagamitin nila sa intelligent fund dahil nga sa mayroong mga MPA na nagre-recruit sa mga eskwelahan. Tandaan ninyo, MPA ho to. Hindi niya ba napanood, nagsisisigaw to, mabuhay ang MPA? Kasama yung tatay niya? O gusto niya, ibalik ko na naman dito. Ginamit lang ngayon dahil alam niya na kapag sinabi niyang ganun na mayroong nagre-recruit, may rason siya para makapagpalabas. Pero ang totoo, mga kasamahan niya at siya mismo, sila ang nangungulo para makapag-recruit pa ng ibang mga komunista na magpapabaksak dito sa ating bansa.
Yan ang katotohanan. Tignan niyo ho yung mata ni Sara Duterte. Pag tinignan mong mabuti yung mata niya, parang mata ng demonyo. Pag tinignan mo yung ilong niya, makikita mong po mismo sa ilong niya yung itsura ni Duterte. Pag tinignan mo yung buong pagkatao niya, nakatayo siya pero anyong halimaw. Tanging damit na lang ho ang nagpapaganda sa kanya para hindi siya makilala na isang diablo na nakatayo sa harap ng mga taong bayan na siyang kikitil sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya mga kababayan ko, mag-ingat ho tayo at magkaisa na mawala na ho itong klaseng uri ng Vice President na ito. Grabe. Kaya mga kababayan, bago po tayo mamaalam muli, sinasabi ko po sa inyo, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.